Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Alam niyo po ba mga bossing ko kung ano po ang mga magaganda na dapat ay ilagay natin sa loob ng ating tahanan upang sa ganon mas maka-attract tayo ng kasaganahan para malayo po tayo sa kahirapan, malayo tayo sa gutom, maging masagana ang ating pamumuhay at ito po mga bossing, ang bilis po ng resulta po nito. Magkakaroon din po ng kasayahan sa loob ng inyong pamilya. Kumbaga, for happiness din po ito. Kung kayo po yung kasalukuyang nalulungkot or lagi may mga pag-away na nagaganap sa inyong tahanan, lagi ka na lamang po may problema, ito po ay malaking tulong po ito sa inyo po mga bossing at ito po ay mabisang pang-attract ng kasaganahan. Kaya ako pinaniniwala sa mga gatong mapamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga lagi na lamang may mga problema pinagdadaanan na talaga namang hindi nyo malaman kung paano nyo po ito susolusyunan, aba mga bossing, huminga-hinga po muna tayo. Kailangan huwag muna tayong ma-pressure. Kasi kapag po kayo na-pressure, hindi po kayo makakaisip ng tama. Ngayon po mga bossing, mas mainam, maglagay po kayo nito mga bossing. At ito po yung makakatulong po ito sa inyo po mga bossing dahil ito po yung for happiness, success, wealth, prosperity, abundance, and protection, and for love. Ngayon po mga bossing, ano po ba ito? Kailangan kumuha po kayo ng isang jar. Yung jar na ito, lagyan nyo po ito ng tubig. Pagkatapos, kung kayo po ay meron pong halaman o meron kayong bulaklak na aking mababanggit, kagaya ng halimbawa ay orchids. Kung kayo po ay merong orchids, pwede po kayong gumupit niyan at ilagay nyo po yan sa may tubig. Or kaya, yung mismong orchids na lamang. Kasi, ginawa ko po yan dati. Hindi, nagputol po ako. Meron po kasing orchids sa amin. Ngayon, ang ginawa ko po, natunaw po kaagad yung kanya mismong pinakapuno nung nilagay ko yan dyan. Pero nung mismong orchids na ipinasok ko, abay, mas okay po siya. Pero okay din naman, kung marami po kayong orchids, maglagay po kayo dyan. At meron din ako nakitaan ng ganyan, nagkaroon ng ugat. Ngayon po mga bossing, yun naman yung mga ordinaryong orchids na mabilis siyang, kumbaga mabilis na bubuhay. Di ba may mga iba't ibang klase po tayo ng orchids. Ang orchids, ito po isa sa mga pinakamaganda na kung mapapansin ninyo, kadalasan sa mga hotel or kaya sa mga pupuntahan nyo ng mga, yung mga bahay ng mga talagang mayayaman, hindi po sila nagpapawala ng orchid sa loob ng kanilang tahanan kasi malaking tulong po ito. Ito po ay, kumbagay kung nakaka-pressure sa loob ng inyong tahanan at meron po kayong orchids, makakatulong po ito para yung mga nakaka-pressure na yan ay mawala. Ngayon po mga bossing, kung wala ka namang orchids at meron po kayong sunflower, aba, eh, mas mainam din po yan. Kasi, ang sunflower is for happiness din po yan. At yan po ay for money, for success. Ganun din po yan, kagaya din po ito ng orchids. Maganda rin po yung meron po kayong ganyan. Ngayon po mga bossing, kung wala naman po kayong ganyan at meron naman kayong marigold, kasi yun po yung mga bulaklak, na ang dulot ay napakaswerte sa ating po loob ng tahanan. Maglagay lamang po kayo ng ganyan sa isang jar na may tubig, ang dulot po niyan ay kumbagay mabilis po siyang maka-attract ng swerte. Lalo-lalo na sa pera at saka for happiness nga po siya. At kung kayo po mga bossing ko, ay meron din pong iba't ibang klase na rosas. Kasi yan po yung mga special na bulaklak na ang dulot po ay swerte po sa atin. Kung kayo po ay magpapasok ng ganyan sa loob ng inyong tahanan. Ganon din po yung ating rosas. Iba't ibang kulay ng rosas, pwede po yan. Ngayon po mga bossing, alisin nyo lang yung tinik at ilagay nyo po ito sa base. Ilagay nyo dyan po sa may tubig. Swerte po yan. Basta ang ating pong tubig ay huwag magkakaroon ng butete or kaya huwag po yung magdudumi. Baka naman po may ganyan kayo pero sa bagay, ang dumi na ng tubig. Diyos ko po Lord, pinagmulan pa po ng lamok. Huwag pong ganon. Kailangan po mga bossing ma-maintain po natin yan. Kapag na-maintain nyo po yan, na-maintain din po ninyo ang swerte. Ngayon po mga bossing, mamimili lang kayo dyan kung ano po meron po kayo. Or kaya, kung gusto nyo, linisan nyo po yung base po ng ating orchids at ipasok nyo po yan sa inyong puntahanan. Pwede po yan mga bossing yung orchids natin sa salas, pwede rin po yan sa ating kwarto, pwede rin po yan sa CR. Kasi nagbibigay po yan ng kapayapaan sa loob ng ating tahanan. At siya, mas marirelax kayo, hindi kayo mape-pressure. Kung kayo nape-pressure sa ngayon, magpasok po kayo ng ganyan. At napakaswerte rin po yan sa negosyo. Halimbawa, meron kang
office, maglagay ka ng ganyan sa office po ninyo. Yan po ay magdudulot ng swerte. Sunod-sunod ang inyo pong benta po dyan. Yan po ay napakaganda po niya na meron kayong ganyan sa loob ng inyong tahanan. Ako po rin, gusto ko rin po talaga, kaya lang hindi ko pa naayos yung aming yung kagaya ng plano ko dati. Gusto ko iba-iba ang kulay ng orchids. Tapos lalabas akong ganyan, no? Nakikita ko. Oh, ang ganda. Parang nakaka-relax ng isipan. Ngayon po mga bossing ko, kayo pinaniniwala sa mga ganyan, mga pamamaraan. At nais na magtagumpay sa buhay. At gamitan po natin ang mga simple mga pamamaraan pero napaka-epektibo upang sa ganon magkaroon tayo ng kapayapaan ng isipan at masolusyonan ng unti-unti ang mga problema natin pinagdadaanan. Yun lang po guys. Salamat po.